Tama na. Rena, mas tumigil na pa. Hindi nyo may hirap ko. Ay, no. Na-expose ako sa kanya. Kaya, after ko mag-aral, doon na lalong kung effect yung mga whitening data sa akin. Kasi, syempre, malaking tulong mo hindi ka nabibilid sa araw eh. Kadari, kapag ano, kapag may tumaang maputi, ang ganda naman eh. Kahit na hindi maganda, basta maputi. So, parang ganun lang, parang na-inspire lang ako na bakit hindi kayo try din ng magpaputi. Bukod sa kung ano-ano mga produkto, gumamit din daw siya ng mga all-natural na mga pagpaputi, gaya ng calamansi. Siyerto. Siya pa... Binigis sa balat bago may pagpaputi. Pahe dito, pahe doon, hanggang sa ang Loy Marina Beauty, sa loob ng halos na tuktoon, gamit ang whitening soap at whitening scrub, ngayon, achieve na niya ang pinangarap na puti. Mas naging confident ako sa pagiging maputi, sa pagiging mas lighter yung skin. Mas nadagdagan yung confidence. Oo, ano na. Kasi syempre, maputi ka na eh. Parang mawala ka ng Sino yan? Pero paalala lang mga ka-wonder, maging maingat at gumamit lang ng mga inirekomenda ng mga eksperto. Yun namang paggamit ng mga mild cleansers and moisturizers and lotions, maiiwasan yung dryness of the skin. Yung paggamit ng panamansi in one patient na effective sa kanya, hindi natin masasabi na magiging effective din doon sa, ano, sa ibang pasyente. So, kasi diba vitamin C, pagka nakakaganda nga talaga siya ng kutis, and diba yun nga rin yung sinasabi natin, you eat fruits para gumanda yung kutis mo, ganun. So, siguro mas maganda yung sila, puspusan yung kalamansi sa katawan, inumin na lang nila. Ayon naman sa anthropologist na si Nestor Castro, ang pagnanais na pumuti, matagal na raw na nasa kultura ni Juan. Sa katunayan, hindi ako naniniwalang magdala lamang ito ng mga Kastila. Kasi kahit mong sa mga katutubong Pilipino, halimbawa sa mga yakang, mga madya, pinikap sila nang mula sa dinikdik na bigas. Naiiyak ako kasi sa kultura. Galing, pre. Medyo kakaiba kaysa sa ordinaryo. Mas maganda.